Bumaba pa ang level ng tubig sa Angat Dam mula 180.45 meters kahapon, nasa 179.99 meters na ito kaninang umaga. Bagamat may tuturing pang nasa minimum operating level, binawasan na ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig sa Metropolitan Water Works Sewerage System o MWSS. Tinapyasan ito at naging 48 cubic meters per second mula sa 50 cubic meters per second. Ayon sa MWSS, wala pa itong epekto sa ngayon sa mga consumers. Kasi may ano po pa kami, may mga naipon pa po kami big from our reserve reservoir, yung Lamesa sa Kaipo. So ang effect po niya at the earliest is Wednesday, pero we expect po na mas makapag-experience pa po tayo ng ulan. So baka mapa-late pa po natin yung start ng interruption by Friday. Aabot sa mahigit kalahating milyong customers ang apektado ng siyam na oras na water interruptions mula 7 p.m. hanggang 4 a.m. Sa Lunes, ilalabas ang listahan ng mga apektado ng water interruption. Problemado na ang ilang customers ng Maynilad gaya ni Nanay Luz Biminda na may-ari ng karinderya sa Las Piñas. Maagap sila sa pag-imbak ng tubig, deskarte din nila na maglagay ng plastic sa plato at plastic cups para wala ng hugas-hugas. Napakahirap lalo na kami may karinderya. Hindi na nga kami nag-ano kahit commercial eh, kasi siyempre may karinderya. Pero yung tubig talaga kailangan. Kailangan mag-imba ka talaga. Paper plates na lang din ang gamit sa kainan ni Alvin. Sa ulam, ganito pa rin ginagamit namin. At isa ganito, madaling hugasan at tipit sa tubig. Kapira sa tubig na nababanlawang kagad. Si Aling Mary Ann di alam kung paano ang pinagtatrabahuang laundry shop kung walang supply ng tubig. Mahirap po yun para sa amin dito kasi hindi po gagana yung aming laundry pag walang tubig. Samantala, hindi naman apektado ng water interruptions ang dalawa pang water concessionaires ng MWSS na Manila Water at Luzon Clean Water sa Bulacan. Pero panawagan ng NWRB magtipid sa tubig. Alos kung pagkada hapon eh, naulan, pwede po natin ipunin yan no? Nang maayos, tatakpan lang. At magagamit natin yan sa ibang pangangailangan natin sa kabahayan. Hindi pa masabi ng NWRB kung babawasan pa ang alokasyon ng tubig sa MWSS sa susunod na buwan dahil depende pa ito sa magiging epekto ng El Nino. Jose Carretero, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,